Kumpirma ni Pokwang na nagkausap na sila ni DJ Durano at humingi ng paumanhin sa kanya ang aktor matapos ang word war nila sa Facebook kamakailan. Nag-umpisa ang isyu ng mag-post si Pokwang ng news item na nabili ng bilyonaryong negosyante na si Elon Musk ang Twitter sa halagang $44 billion. Nangako si Musk na pupuksin ang pagpapakalat ng mga unwanted promotional content sa Twitter. Caption ni Pokwang sa kanyang tweet. Katapusan nyo na mga trolls. Next naman sana TikTok at FB na nag-aalaga at nagpapalaki ng mga trolls na yan. Ang trolls ay tumutukoy sa organisadong makinarya na ginagamit upang magpakalat ng propaganda sa social media. Walang tinukoy na pangalan si Pokwang sa kanyang post, pero sa hindi malinaw na dahilan ay inalmahan ito ng Kapuso director na si Kenrado, Rado, Pero. Ni-repost ni Pero ang Facebook post ni Pokwang at sinabing pagkatapos ng eleksyon ay tatandaan niya ang pagturing sa kanya ni Pokwang na troll. Lumaki ang isyu dahil sa post ni Pero ay nagkomento si DJ na feeling sikat si Pokwang. Ani DJ. Feeling sikat siya, di naman. Sa ABS-CBN lang napansin yan, feeling niya ay siya, ang layo Mariosep. Hindi ito pinalampas ni Pokey, na ni-repost ang mga maanghang na salita sa kanya ni na DJ at Pero. Post ni Pokwang, at ikaw DJ Durano. Woohoo Diyos mio. Feeling sikat ako. Nag-feeling ay ako. Hahaha unang-una oo sikat ako kumpara sa iyo taka plastic ka. Ikaw laging sabit lang sa movie ng namayapa kong mahal na direktor kasi nga nagagalit ka kapag hindi ka kasama sa mga proyekto niya. Kapal ng mukha mo. Kung sino man mga friend niya dito, pakipaabot sa kanya, ito plastic siya. Sa press launch ni Pokwang bilang celebrity endorser ng Clio Plasticwares, inilahad niya ang saloobin sa nangyaring kontrobersya. Punto ni Pokwang, hindi niya maintindihan kung bakit minasama ni na DJ at Pero ang kanyang original Facebook post dahil hindi naman niya tiniroda ang mga ito. Diba, sabi niyo nga sa showbiz puno ng kaplastikan. Kaya medyo na-hurt lang ako kasi, diba? Yun na nga ang sinasabi ko, dapat respect lang talaga, panimula ni Pokwang. Kasi, unang-una, wala naman akong binanggit na pangalan. Kung mababasa ninyo yung post opinion ko yun, eh. Yun ang saloobin ko, hindi ba? Wala naman akong inano, so yung reaksyon lang siguro. And na-hurt ako doon sa isa, alam ninyo na kung sino. Kasi nakatrabaho ko siya. Malinaw na ang tinukoy ni Pokwang na, isa, na nakasakit sa kanya ay si DJ Durano, sa tingin ni Pokwang. Naging magkaibigan sila ni DJ dahil nagkatrabaho sila sa mga pelikulang ginawa ng komedyana sa yumaong direktor na si Wendy Ramas. Nagulat ako na ganon ang naging reaksyon niya. Although, nag-sorry naman na siya. Nag-sorry naman siya. Sincere naman ang paghingi ng sorry, saad ni Pokwang. Kwento ng komedyana, siya ang nag-initiate na magkausap sila ni DJ sa kasagsagan ng issue. Nag-direct message kasi ako. Ako, dinirect message ko siya, explain ni Pokwang. Sabi ko, kasi parang masakit yung mga sinabi niya, kasi nakatrabaho ko siya, diba? And, mahal namin pareho yung tao, direct Wendy Ramas, nasa itaas na yun. Na yun ang dahilan kung bakit kami nagkakilala and nagkaroon kami ng trabaho together. Masakit, diba? Of all people na makita ko yung ganon ang reaksyon niya. Pero in fairness naman tahim, nag-apologize naman siya. Dahil nag-sorry na si DJ, para kay Pokwang ay tapos na ang issue sa kanila. Hindi naman kasi dapat mabuhay sa alitan, diba? Nag-sorry na, ano pang gusto mo? Ano sa tingin mo ka-chika? Tama bang sinagot nila ang komento ni Pokwang?